Hello guys, I am your teacher Ed and welcome back to my YouTube channel. This time, ituturo ko sa inyo yung technique kung paano magbasa ng Korean words. Dahil alam ko, nalilito kayo sa mga double meaning consonants. So yung mga K or G, T or D, R or L, hindi nyo alam kung paano nyo siya basahin pag nasa words na siya. So if you are ready, let's go! Ang pagbabasa ng Korean words ay nakabase po yan sa syllable. Okay? So pag sinabi nating syllable, ito po yung pagkahati-hati ng mga salita. Halimbawa, consonant. Consonant. So ibig sabihin tatlong hati ang salitang consonant. Tatlong syllable. Consonant. So yun po yung tinatawag nating syllable. So ngayon aralin naman po natin kung paano natin sila basahin sa isang word dahil sila po ay depende kung nasa ang syllable sila or kung nasaan po yung position nila. So, unahin natin ang K or G. Ang K or G po, pag nakita nyo siya sa first syllable, it's always letter K. Pag nakita mo siya sa second, third, fourth syllable, G. And pag nakita mo naman sa ilalim or final consonant, ito po ay letter K. For example, ito po. Nakita natin siya sa first syllable, kaya ang basa niyan ay kabang. Ka-bang. Hindi po siya gabang. Mali po. Kasi sakalang siya nagiging letter G pag sa second, third, fourth syllable na sila. Or kahit nasa ang syllable, basta hindi po sa unahan. So ito po, for example, it is kage. 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 Ayan. So, alam nyo na. First syllable, letter K. Second syllable, G. And just para sa ating final consonant, lagi pong letter K. So, hanguk. Hindi po siya hangug. Okay? Hanguk. Okay? Nakuha ang ating letter K or G. Next, we have T or D. So, depende ulit to sa syllable. Pag nakita mo siya sa first syllable, always letter T. Sa second, third, fourth, or kahit nasa ang syllable siya, basta hindi sa unahan, letter D. At kapag nakita mo siya sa final consonant, ito po ay letter T. Pag naging pachim. Okay? So, let's have an example. Ito po ay tari. Tari. Sir, bakit hindi dari? Kasi nasa first syllable, kaya letter T. Next, podo. Podo. Sir, bakit hindi poto? Kasi nasa second syllable siya, kaya letter D. Podo. Okay, ito naman, next tayo. Tut. Okay, tut. Letter T kasi nasa ilalim siya. Okay, so nakuha ang T or D. Next, we have R or L. Ito medyo nakakalito siya kasi minsan dito sa Korea, minsan may nagsasabing letter L, minsan may nagsasabing letter R. Pero bumasi po ako kung ano po yung usually na naririnig ko. Okay? Para sa ating letter R or L, kapag nasa first syllable siya, letter R po. Okay? Pag nasa second, third, fourth, okay, letter R. So, yung example natin dito is radio. It's not ladio. Okay, radio. Letter R. Sa second example natin, we have tari. Tari. Okay, R din siya. Nasa second syllable. So, paano siya nagiging letter L? Okay, ang letter na to ay nagiging letter L kapag napupunta siya sa ilalim. Tama.
So, pag naging pachim. So, ayan na siya. Kaya, ito po, ang basa nito ay pal. Hindi siya par. Okay? Ito ay pal. Okay, nakuha. Very good. Next. Para sa ating P or B, ayan. Napakadali lamang po nito. Pag sa first syllable, letter P. Pag nakita mo sa second, third, fourth syllable, ito po ay letter B. Kapag nakita mo naman ito sa final consonant or pachim, ito po ay letter P. Let's have an example. Ito po ay pege. Pege. Hindi siya bege, okay? It's pege kasi nasa first syllable. The next, we have kabang. Yung example natin kanina, kabang. Hindi siya kapang. Okay? Kasi nasa second syllable yung character na ito. And then, para sa ating final consonant, we have kimbap. Kimbap. Hindi siya kimbab. Okay? Kimbap. Kasi nasa ilalim. Letter P. Okay? Ayan. Gumagaling na po kayo. Next. Ito may sariling rule. Paano siya magiging S at paano naman siya magiging SH? Okay? Ito po, itong character na ito, itong ganyan, okay? Magiging letter S siya kapag ang kasama niya ay lahat ng vowels maliban kay E. Okay? So, yung A, Ya, O, Yo, O, Yo. Yung mga yon, letter S ang bigkas sa kanya kapag kasama niya yung mga yon. Paano naman nagiging letter SH? Okay? Ang sabi dito, nagiging SH lamang po siya kapag kasama niya ang vowel na E. So, ganun pala. So, yung SH tapos E, she ang basa, hindi C. Okay? Sakalang siya nagiging SH kapag kasama niya yung vertical line na letter natin. Okay? Kukuha? Okay, very good. Para naman sa ating final consonant, kapag ang character na ganito ay nakita mo sa ilalim, ito ay letter T. Sir, bakit letter T? Ayan din ang ewan ko. Kasi dito sa Korea, letter T talaga ang bigkas kapag ang letter S ay pumailalim. Okay? Kaya ito po ay ot, hindi siya os. Okay, nakuha? Yes. Next. Dumako tayo sa silent consonant. So, silent consonant or NG or tinatawag na consonant na walang tunog. Paano siya nagiging walang tunog at paano siya nagiging NG? Ito po very simple. Okay? Ito po, kapag nasa initial position siya or nandun sa taas, laging nasa taas, ito po ay silent consonant. Kapag nakita mo naman sa final consonant or kapag sa ilalim, ito yung mga example natin dito, ito po ay NG. So, NG pala siya kapag nakita mo siya sa ilalim. So, for example, ito po ay ill, hindi ngil. Okay? Mali po ang ngil kasi nasa initial position po siya, nasa taas. Ito po ay up. Hindi siya ngap. Mali ang ngap kasi wala siya sa ilalim. Okay? Nasa initial position siya. So, kapag nakakita kayo ng ganito, ito po ay silent consonant. Okay? Dito naman tayo kung paano nagiging NG. So, nagiging NG lang po siya kapag nasa ilalim. Ayan. So, ito po ay kong, ito po ay pang. So, NG pag ilalim. Okay, nakuha ang ating silent consonant or NG. Okay, very good. Next, we have CH or J. CH or J, kapag nasa first syllable daw itong letra na ito, ito po ay CH. Paano siya nagiging letter J? Kapag nasa second, third, fourth syllable siya. Okay? For example, we have chigum. Chigum. Hindi siya jigum. Okay? It's chigum. Mm-hmm. Kasi nasa first syllable yung character natin na ito. Next, we have saja. Saja, hindi sacha. Okay? Kasi nasa second syllable naman yung character na to. Ayan. So, depende sa syllable kung paano mo babasahin ang mga letrang yan. Para naman sa ating final consonant. Okay? Ito po ay letter T. K.
Kagaya ng letter S, kapag pumunta po siyan sa ilalim, ito po ay letter T. Ayan. At take note, hindi lamang po sila ang ating mga letter T kapag umilalim. Okay? Kasama po dito ang double S, single S, T or D, T, double T, letter H, CH or J, CH, and double J. So, sila po ay letter T kapag nakita nyo po sila sa ilalim. Okay? So, I hope na natuto po kayo ngayong araw sa ating lesson. Ayan, for our reading activity, ito po yung ating mga sample ng inyong babasahin. And I hope na mabasa nyo ng tama, depende po sa kanilang mga letter at kung nasa ang syllable po sila. Okay, sample na natin. Next, we have son, seng, nim. Son, seng, nim. Son, seng, nim. Hak, seng. Hak, seng. Pan, ching, gu. Pan, ching, gu. Chil, pan. Chil, pan. Chek, sang. Chek, sang. Uy, ja. Uyja. Check. Check. Kong check. Kong check. Next. Yon pil. Yon pil. Pol pen. Pol pen. Chiyoge. Chiyoge. Pil tong. Pil tong. Shige, shige. Talyok, talyok. Changmun, changmun. Mun. Okay, so I hope na marami kayong natutunan from our videos for today, no? Thank you for watching and see you in our next lesson.